Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, January 12, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, yung pinakasentro po nito ay namataan niya po natin, no, sa layong 272 km east of Surigao City. Ito nga po, no, ay ayon sa ating advanced weather forecast, mababa pa rin naman po sa ngayon ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Pero yung kanyang kaulapan, no, ay magdadala po yan ng mga matitinding pag-ulan, lalo na po dito sa eastern section ng Visayas at maging dito nga po sa may northern section ng ating Mindanao. Asahan nga po natin na yung ating low pressure area at yung shear line na kasabay nitong low pressure area na nagdadagdag ng pag-ulan. Dito nga po yan, ha, sa may parte ng Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Norte, and Dinagat Islands. Maging dito nga po sa may parte ng Bicol Region, Romblon, rest of Visayas and Mindanao, ay nakaka-apekto pa rin yung ating low pressure area at yung shear line. Sa may parte naman ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, and rest of Mimaropa, nakaka-apekto naman sa atin dyan, ha, yung ating northeast monsoon or yung amihan, hanggang dito nga po yan sa may Metro Manila. Makikita naman natin dito sa ating zoom view, kung saan nga, no, dito mas malalakas na pag-ulan ay posibleng maranasan sa may Tacloban, parte ng Dolores, Catarman, at maging dito nga po sa Cabangcalan, Dumaguete, Dipolog, maging sa may Bohol, Cebu City ay makakaranas po ng posibleng malalakas na pag-ulan. Dito po sa may parte naman ng Catanduanes, Sorsogon, ay posible rin makaranas tayo dyan ng malalakas na pag-ulan. Dito naman po sa may northern portion ng ating Palawan, sa may Rojas, Taytay, sa Coron, ay posible rin po tayo makaranas dyan ng malalakas na pag-ulan. Dito naman sa may parte ng Luzon area kung saan nga magiging magandang lagay ng panahon, asahan lamang natin yung biglang pagkulimlim ng ating kalangitan na may kasamang may hina at katamtamang pag-ulan lamang. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast by tomorrow, January 13, asahan pa rin natin patuloy pong makakaranas ng pag-ulan ng Visayas at iba yung pag-iingat, ha, dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pagdating naman ng January 14, yung pinakasentro ng low pressure area, dito pa rin sa parte ng Surigao, pero yung shear line at yung extension ng kaulapan nitong low pressure area ay magpapaulan na po yan hanggang dito sa may parte ng Bicol Region. At pagdating naman ng January 15, yung pinakasentro nga po ng low pressure area ay posibleng nandito nga po sa may parte ng eastern section ng Visayas at magpapaulan naman yung extension ng kanyang kaulapan. Dito po yan, ha, sa may Bicol Region, sa may Mindoro Provinces, hanggang dito nga po yan sa may Central Luzon. By January 16, yung pinakasentro nga ng low pressure area natin ay posibleng ang lumipat yan, ha, dito sa may Sulusi. At makakaranas na lamang tayo ng mga pulupulong pag-ulan dahil hihina nga o kukunti na lamang yung kanyang daladalang pag-ulan. Pagdating naman ng January 17, makakaranas na lamang po tayo ng may hina at katamtamang pag-ulan hanggang dito po sa may Palawan. Bunsod naman ng ating northeast monsoon o yung muling pagbugso ng amihan na yung ating shear line. Pagdating naman ng January 18, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan, ha, lalo po dito sa may Pulilio Island, Impanta, Quezon, at dito sa may Metro Manila. Ilang bahagi ng Bicol Region ay makakaranas ng biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. Pagdating naman ng January 19, muli pa rin pong lumalakas yung ating amihan. Yung shear line naman ay makakapekto sa may Bicol Region, Visayas, at posibleng nga umabot yan hanggang dito sa may parte ng Mindanao. By January 20, tuloy-tuloy pa rin pong makakaranas ng pag-ulan ang Bicol Region, Visayas, at maging dito sa Palawan. Ito po ay may hina at katamtamang pag-ulan lamang. Pero pagdating po ng January 21,
Magkakaroon po tayo ng possible low pressure area na ating imo-monitor na nandito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ititingnan natin no, kung ano po yung kanyang magiging scenario dito nga po sa ating advanced weather forecast na galing po sa European Center. Again, inuulit natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, malaki pa rin ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para sa mga posibilidad na sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.